Hey, what's up mga katingin? Ngayon mag-helmet review naman tayo sa pinakabagong labas ng SEC na helmet. Ito yung collaboration between Nitec and SEC. Kaya siya naging NiSEC. So ito ay fiberglass GP spec. So it's a racing helmet kaya hindi siya dual visor. So advantage ng hindi dual visor, wala siyang mechanism. Kaya mas magaan. So ang weight lang niya ay 1,400 plus grams. This is an XL pero kung medium or small, mas magaan pa. Yung weight niya hindi nalalayo sa aking cover drift carbon, kaya maganda dahil magaan siya para sa isang non-carbon fiber helmet. So napili ko itong kulay white. Madali makita lalo ngayon summer, medyo malamig kapag white. So yung shape niya, nagustuhan ko dito yung shell niya. Compact, hindi siya sobrang bulky, hindi siya sobrang laki. Gaya na lang ng spoiler niya sa likod. Hindi siya masyadong intrusive. So kung ilalagay mo to sa underseat ng mga scooter, kasya. Yung harapan niya rin, di rin sobrang haba. Pati yung chin niya rito, sakto lang. Meron na siyang chin curtain. Ito, nilagyan ko na siya ng microphone para mamaya, pag nag-on-ride, review na tayo. Naka-double D siya na anodized na kulay, parang fuchsia. So, mapansin ko maganda yung kanyang inner lining. Maganda yung mga foam. Tapos yung EPS niya kulay black. Meron na rin siyang abang sa helmet intercom dito. Tapos may kasama tong pin lock and pin lock ready na visor niya. May kasamang clear visor. Yung kinabit natin ay dark visor. So at nakakabit na yung pin lock anti-fog. So sakto-sakto to guys, ha? Summer kasi marami siyang ventilation. Yung front ventilation niya, meron parang two steps. Merong semi-open and merong open-open. Tapos dito sa taas ng visor, merong ventilation din, tagatlo. Sa taas, meron din, ayan. So kung high speed or gusto mo mas tahimik, like expressway riding, pwede mo sa relat yan para mas tahimik. Pero syempre kung mas maraming vents, mas maingay. Kung city riding or hindi naman sobrang high speed or okay lang naman sa maingay, importante yung malamig eh, diba? So meron kang marami kang options. So dito lalabas yung exhaust niya sa gilid. So yung itsura niya guys, hindi siya sobrang sharp, hindi siya sobrang oval, semi-oval. Let's go! Gamitin natin itong ating Kawasaki H2 para ma-demonstrate ko sa inyo at matesting natin aking on-road experience using this NiSEC. Let's go! Bro. Oo, nakilala. Sticker meron. Nakilala tayo ni sir sa stoplight. Ano yung mo sir? Wesley. Wesley. Ayun. Wala pa akong bike. Isa sa inspirasyon ko. Ay, talaga. First big bike nyo? Yung CB. Taga saan po kayo, Wesley? Lapit lang. Oo. Say sir. Nice meeting you. Thank you. Hindi ba tingnan na kotse? Grabe talaga itong Kawasaki H2. Parang kang inihila. Grabe, galit na galit. Ayun, so balik naman tayo sa review. Nagre-review pala tayo ng helmet. So first impression ko sa kanya, ramdam ko na magaan lang siya. And surprisingly super comfortable. Parang ginawa siya para sa Asian head. Saktong-sakto sa round shape ng ulo ko. Hindi masakit sa tenga. Saktong-sakto talaga eh. Kasi meron ako ibang nasuot na helmet na medyo sumasakit yung tenga ko dito. Kagaya rin siya ng mga SEC helmets na nagagamit ko before na komportable. Hindi masyadong nai-squeeze yung side ng ulo ko. So, very good to sa long ride para sa tingin ko ah. Pagdating naman sa wind noise, medyo maririnig mo kasi nga nakabukas lahat ng vents. So mas pipiliin ko na medyo may wind noise kesa super tahimik tapos mainit. Although pwede kong isara lahat para mas tahimik, pero sa ingay naman ng motor natin, it doesn't matter kung may wind noise kasi maingay na yung motor eh. So try naman natin sa high speed. Minimal naman yung wind noise niya, hindi yung wind noise na parang kala mo masakit sa tenga.
very manageable yung wind noise niya. Pero pinakagustuhan ko yung pangauna-una yung lightweight niya, pangalawa, hindi siya masyadong mahaba yung chin niya, so nakakayoko ako. Pag may kinukuha ako sa belt bag ko, dahil nga compact yung kanyang shell, and hindi ako nagmumukhang bobblehead or astronaut dahil mayroon mga helmet na lalaki ng shell. Lalo kung hindi ka naman kalakihan ng tao or hindi sobrang laki ng katawan mo. Yung nakakagalaw-galaw ka, sobrang komportable. And then yung white, first time ko actually nagkaroon ng helmet na kulay white, solid white. Ngayon natutuwa ako kasi added visibility rin to, lalo na ako medyo madilim pa. Mas nakikita ko ng mga nasa paligid mo. Surprisingly, very comfortable tong helmet na to. And I'll give it a 5 stars. 5 out of 5 stars. Highly recommended, guys. Bihira lang talaga ako mag-review ng helmet at bihira lang ako magbigay ng 5 stars at mag-enjoy sa isang helmet. Pero ito, napareview ako kasi gusto ko i-share sa inyo kung gaano kaganda tong helmet na to. Walang halong biro, guys. To power, hihingaling ka sa motor na to. Grabe, sobrang solid, no? Yung presyo nga pala nito, guys, is only 9,000. Tapos weight niya for 1,450 grams. I like it. Mukhang ito muna yung gagamitin natin na pang vlog at pang truck. Ganda eh, lalo sa long ride. Highly recommended to, guys. So hindi lang naman ito pang big bike, goods din to pang scooter. Yung snap ng helmet niya, oh. So yun, oh, yung visor niya, ganda ng mechanical clip. Oh. Malupit yung pagkakagawa dito. High quality helmet, safe ka dito. Lahat ng mga hanapin sa isang helmet. Tapos kung traffic, medyo inaangat ko ng konti para may hangin. Yan. So guys, dito lang. Thanks for watching.